kinain na po ng ana yung aking red wine. Yun po muna ang aking uunahin sa pagripat. Dito ko po siya ilalagay. Yan na nga mga ka-LG, ang natapos nating pagriripat ngayong. At ayan nga po, napakaganda po ng kulay ni red wine. Subscribe! Hello, magandang araw mga ka-LG. Welcome back po sa aking channel sa Lian Lens Garden. Ako po si Lian, ang inyong mama plantita. At ayan, ang aking i-video ngayon ay about sa pagriripat ko ng aking mga orchids. At kung ayan, nakikita nyo yan mga ka-LG, super dami ang aking iriripat. Yan yung mga kinain na ng anay ang bunot at saka yung mga tinanggal ko kasi pinapalitan ko yung mga lagayan. Ayan na po sila, isang planggana. At may hindi pa ako nakukuha sa labas kasi super init ngayon, wala na silang bunot, ubos na ng anay. Kaya kinuha ko muna sila at baka sila ay matyugi, lalo pa ngayon walang tubig, pawala-wala po ang tubig namin kasi ang init na nga. Diba, yung nakaraang taon ay marami din po akong na chugi na mga bulakla kasi pakunti lang ang tubig. Hati-hati namin ang aking mga kapatid, hindi ko agad sila madiligan ng ano kailangan ngayon kasi ay 2 times a day sila dapat madiligan kasi ay super init. Pero dahil kunti lang ang tubig, tipid-tipid po ako sa pagdilig kaya kawawa po na naman ang aking mga plant. At sana ay makasurvive naman sila lahat hanggang sa dumating ang tag-ulan. Yan po ang aking problema pag ganitong tag-init. Walang tubig kaya hindi ko po sila ma-maintain sa ano kasi kulang po sa tubig pag ganitong ano. Pero sabi ko nga sa kanila at istis lang, baka darating ang araw na magkakaroon kami ng tubig din na yung sarili naming tubig at sana ay buhay pa itong aking mga alaga. Ayan, pero istis lang, darating din siguro yon ang panahon na yon. Makakapagawa din kami o makakaano ng ano, sarili naming tubig. At ayan nga ang aking video ngayon. Pero hindi po yan ang aking ano, yan po ay sa huli ko na itatanim itong nasa planggana. Pero ang aking uunahin po ay yung aking red wine na tumba na talaga. Kinain na po ng ana yung aking red wine. Yun po muna ang aking uunahin sa pagripat. At dito ko po siya ilalagay. Ayan. Dito po oh. Ginawa kong drip pod. Ito po ay isang nga ng kakawati pero hindi siya ano, hindi siya tigas na ano, hindi pa, wala pa siyang tigas pero okay din po, buhay pa naman siya. Pero mas maganda ganda dito na lang muna siya. At least kahit magpalit ako ulit ng ano, pero matagal-tagal pa naman siguro mga 2 years na naman bago ko siya palitan. At ito dito ko nga. At tara na po at pukunin na po natin yung ating red wine. Ayun yung aking red wine, oh. Tumba na po siya. At pasadsad na po sa lupa yung kanyang flower. Full bloom na. Pero kailangan nating ilipat. Kapangit pa po ng aking garden. Pumangit po ang aking garden. Gawa ng ako ay nabisi sa school. Hindi ko na maintain ng maayos kasi naging busy, hindi tulad nung pandemya na naka-concentrate ako sa garden. Kaya ayun, hindi ko na dadamuhan na, hindi ko na ano. Pero okay lang yan, ibabalik po natin sa dati itong aking garden. Pero bago yan, ay ito muna ang ating uunahin, itong aking red wine. Ayan, sad-sad na po. Tingnan nyo ang ganda. Ito, ang ganda po ng aking red wine. Kahit super init po dito mga ka-LG. At ayun, natutuyo na yung ibang flower ko. Ayun, super ganda na po. Ito, kukunin po natin. At ayun, natumba na. Ito, dito, kukunin po natin. At dahil wala na po siyang bunot, oh. Kung nakikita nyo mga ka-LG, oh, wala na siyang bunot. Yung ano na lang ang nakaano sa kanya, kukunin po natin. Kawawa na po itong aking red wine. Ayan.
ingat-ingatan lang po natin. Tingnan. Ayan mga ka-LG. Ah, ayan. Yung ano na lang talaga ang kumakapit sa kanya. Yung tali. Ayan, nakuha na po natin. Dalhin po natin dun sa loob. Ang bango. Ito na mga ka-LG, nakuha ko na. Ayan, tingnan nyo, wala na pong bunot. Ito ang aking red wine. Ayan ah. Ayan, napakaganda niya mga ka-LG. Ang ganda po ng kanyang flower. Ayan, kung natatandaan nyo yung nakaraang Pebrero, ay mayroon siyang flower. At ngayon mayroon na naman ulit. Oh. Ayan. Super ganda, kaya ayusin ko po, ilalagay ko po dito. At ito na nga mga ka-LG, atin na pong itatanim si red wine. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-LG, ito po, wala na po talaga siyang bunot. Itong mga ano na lang ito. Ito na, para gumanda po siya ulit. At lalong mas lumaki yung kanyang puno. At saka ipuprupa na din po natin itong kanyang mga stem na wala nang dahon. Ayan, oh. May mga stem siyang wala nang dahon para dumami po ang ating red wine. Ito, tanggalin na po natin ito. Yung aking ginagawa ay nagatagtad ako ng bunot isa-isa para aking magamit sa pagtatanim. Yan po ay aking hihimay-himay, tapos bibiak-biakin mamaya. Ayan, tinatanggalan ko ng mga ano nila, yung matutulis yung sa pinakang puno, tapos ganyan ginaganyan ko lang. Yan po ang aking ginagamit magtanim ng orchid. Tapos na po akong mag ano ng bunot. Ayan, ayan, ganyan ko na sila para mas madali, para tuloy-tuloy ang aking paggawa. Ayan, tara, simulan na po natin pagriripat kay red wine. Ilalagay lang po natin itong mga bunot, paikot lang po. Ito, ganito lang po ang aking pagtatanim. Yan, tapos italian muna natin para hindi siya umalis kahit mabitawan po natin siya, hindi siya maano. Ayan, tali lang po natin paikot. Bago balutin na po natin ang bunot. Pag natali na po natin, paikot, atin na pong ibabalot siya sa bunot. Yan po. Ito na, ibalot na po natin mga ka-LG itong ating orchids. Diyan sa mga paraan ko sa pagtatanim. Ipaikot lang po natin hasta'ng matapos. Mga ka-LG, tapos na po ang ating ano, kahit anuhin niya, hindi yan ma
ano, ang umaalog lang po ay yung kanyang bulaklak ayon sa dulo. Ayun, mga ka-LGO, ayan. Pero ayan po yung aking pagtatanim. Pero dahil parang ano naman, pwede pa siyang dagdagan ng isa o dalawa pa. Dadagdag po tayo ng isa pang orchids o dalawa dito. Dito naman sa kabila. Para maganda po yung ano. Pagka ano niya. Ayan mga ka-LG. Makuha pa ako ng isa pang orchids o dalawang orchids. At ito mga ka-LG ang aking idadagdag na ayan, may flower pa rin siya. Ang ganda pa rin. At tapos ito oh. Ayan oh, ang kanyang flower. Si ano, Gift of God. Gift of God daw ang ID nito. Ayan, ang ganda. Ito ang idadagdag po natin dito. Tara na. Para atin pong matapos. Ka-LG, tapos na po ang pagtatanim natin o pagre-repot sa ating red wine at dinagdagan ko pa ng ibang variety ng orchids. Ayan, maganda na po. At iyan, ipapakita ko sila mamaya pag tapos na. Kuna, at ito'y tinatalian ko pa, hindi makita. Ayan o, tinatalian ko pa kasi mabigat yung kanilang flower ay nilagyan ko ng tukod ng ano lang, parang ano, brace nila para hindi bumaba. Kasi hindi pa stable yung kanilang ugat. Ay masyadong mabigat yung kanilang flower. Kaya ayan, itatali muna natin. Ayan, at maganda na po ang ating dendro red wine. At ating ipupro pa din ito para magkaroon ng ano, anak. Ayan. Ayan na. Ito, ito yung kikis ng isa kong nilagay. Medyo pababa yung kanyang ano kasi, no, nakasadsad kasi siya sa lupa. Kaya, ayan, hindi patayo. Yung kinuha ko siya doon, nakasadsad. Ayan. Okay na, may dala na akong blade, oh. Para iprupa sa ating red wine. Ito, ang gagawin ko po dito sa aking red wine ay tatanggalin itong mga old steam. Pero dito ko lang muna sila, ano, eh, dito ko muna sila ipapatubuin. Hindi ko muna sila kukunin. Saka ko na sila kukunin pag nakita ko nang mayroon ng suloy na tumutubo sa kanila. Ayan, ganito. Atin na pong biakin. Hindi masyadong makita. Tika lang po. Ito po ang kukunin natin, oh, ito, red, sa aking red wine. Ito pong dalawa. Ay, hindi pala kukunin, dito lang muna siya. Ayan, saka, ito dito din sa kabila po, i-ano din natin para dumami po. Ayan, paano po ang pagkuha ng ating steam? Atin pong gagamitan ng blade, ito po. At dadahan-dahanin lang po natin sa pagkuha. Atin pong parang bibiakin. Ayan, ito. Pa, ito, mas madali. Ayan, pero hindi ko sila maano. Mahirap nito pag walang taga-hawak ng camera. Ito siya.
Ito mga ka-LGO. Ayan ah. Natin pong tanggalin muna itong isa. Parang hindi naman makita. Sana kita. Ayan. Nako. Mahirap itong mulang tagahawak. Ayan mga ka-LG. Ito yung ating kukunin. Ayan oh. Itong ating red wine na isa. Ayan. Paano ba ito mga ka-LG? Ako yung nahihirapan dito ah. Eh, mahirap po kasi yung camera. Hindi makita. Ayan. Ito na mga ka-LG. Natapos na po natin. At ito na nga. Dahil madami siyang steam. Bali itong steam niya dito ay ito. Iniwan ko itong tatlo. Ito. Itong may bago. Kikis. Tapos itong isa. Tapos ito. Itong iniwan ko. Bali ang kinuha ko ay ito. Ayan. Pero hindi, dyan lang muna sila. Dyan ko sila patutubuin. Saka ito. Dalawa. Ayan o. Oh. Ayan. Hinati ko siya. At ayan yung kanyang pinaghatian. Walang galos. Ayan o. Oh. Ayan mga ka-LG, konti lang, na-separate na siya. Ganon din yung sa red wine ko, ayan o, oh, na-separate ko na siya. Ito o, mga ka-LG, ayan o, oh, ito o, oh, na-separate ko na siya mga ka-LG. Ito yung puno ng red wine, ito, itong isa, ito. Ito, bale, may naiwan na tatlo din. At kinuha ko yung dalawa. Ayan. Diyan muna natin sila patutubuin. At sana ay tumubo naman agad. Ayan. Ito na. Tapos na po ang aking pagriripat sa aking red wine. Ayan. At ito mayroon din. Saka ko na siya kukunin. Pag ano na. Ito. Ito yung mga pagmumula ng pagtutubuan o kikis. Ayan o, oh, yan nagbablock. Yan ah, diyan magsisimula ang kikis. Mayroon din dito sa kabila. Ayan o, oh, yung sa isa, ayan o. Oh. Yan. Yang parang black din na ano, yan o, oh, yan. Kitang-kita na ito. Ito mga ka-LG. Yan yung kanilang mga pagtutubuan. At yan na nga mga ka-LG, ang natapos nating pagriripat ngayong araw. Ang aking red wine, nilagyan ko pa ng ibang variety, dalawang variety ang aking nalagay. At ayan nga po, napakaganda po ng kulay ni red wine. Talagang nakaka-in love. At ayan din yung ibang mga variety na nilagay ko, ang ganda rin nila. Ayun yung isa. Mga mahahaba din po ang mga flower, ayan. At ayan nga po mga ka-LG, natapos ko na din po ang aking pagriripat kay red wine ngayong araw. At sa lahat po ng manunood, thank you po sa pagsama po sa akin. At sana po ay hindi nyo ako iniwan. Sana po ay natapusin nyo po hanggang ako ay matapos din. At kung nagustuhan nyo po itong aking video, baka naman po sa hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe naman po mga ka-LG. At sana patuloy niyo po akong suportahan. At paki-like na din po at comment kung nagustuhan niyo po itong aking video. Ayan. At talagang nakaka-in love po itong aking red wine. Ayan mga ka-LG, ito po ay dadalhin ko sa labas para maarawa na po siya. Pero hindi ko pa siya didiligan. Bukas ko na siya didiligan kasi ay bagong ano po siya, bagong tanim or bagong ripat ko. At ang kaanuhan pa ay bagong propa. Yung tinanggal ko yung mga old steam nila. Ayan. Ayan at dito na dinala ko na siya dito sa labas para mas maganda po ang kanyang ano at mabilis po siya magsuhi o magkaana kasi ay nahahamugan siya sa gabi at nasisilayan siya ng araw sa umaga. Ayan mga ka-garden, ang aking bagong gawa o bagong ripat
na red wine dahil kinain na nga po ng anay. At salamat sa lahat ng sumama sa akin sa pag-riripat nito. Salamat sa lahat ng manunood at sana ay nagustuhan nyo at sana ay may na ibahagi din ako sa inyong kaalaman para sa pag-aalaga ng aking mga orchids at pag-riripat or pagtatanim. Hanggang dito na lang po mga kagarden. Bye-bye po and see you next video. God bless everyone.